Pako. Pako. I'm so sorry. Daming kong sinasabi mong hindi ikaw ang gumawa, naniniwala ako sa'yo. Tara na po. Oh, yeah. Hello, Jo. Jo, pasensya ka na, ha? Pero napagkamalan kasi nagnakaw si Domeng, eh. Wala na kasi ako ibang malalapitan, eh. Oh, huwag ka mag-alala. Papunta na ako dyan. Hindi ko naman pinalaki yung mga anak ko na para masangkot sa ganitong klaseng gulo. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi ko kakayanin, Jo, kapag naaresto si Domeng. Hindi makukulong niya si Domeng kung wala naman talaga siyang kasalanan. Oh my God! Paano baburahin to? Sir, it's not what you think, sir. I didn't impress you, sir! Anong ginawa mo? Sinunod ko lang po yung sinabi niyo, sir. Talagang mainit ang dugo niyo sa mga alipyo, no, Sir Jacob? But don't worry. I'll take care of it. Palalabasin ko sana magnanakaw si Sonia para masira siya kay Ma'am Jean. Hindi lang ako nakahanap ng timing na ilagay kay Sonia yung wallet. Sorry. Excuse. Ang hirap naman pala na pinagdaanan nila, ano? Salama. Sinabi mo pa. Grabe, matagkasama ko, hindi ko alam na operado pala yan. Nung nakita ko yung anak niya mag-CR, meron pang surprise sa loob. I grabbed that opportunity to strike. Sorry, sir. I just want to please you. Jacob, tama na. Nagpapagudyat lang yun si Katrina. Ako na bahala dito. Pagudyat? Pero naskandalo naman ang party ng asawa ko. At mukha hindi naman nagbago ang tingin ni Jean kay Sonia. Sense into Papa, but he just won't listen. Mom, you have to talk to Tito. He could stop this madness. Alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako sa kapatid ni Paco. I think he's telling the truth. Ako din. I can't wait for the CCTV footage to prove us right. They're checking on it now. So what? May CCTV footage ba? So at least you know... Hinahanap pa ni Katrina at Roman. You can't get away with this. Arreglo yun na lang. Papakiusapan mo siguro mga Montesilio eh. Basta umamin ka lang, boy. Hindi nga ho ako eh. Ilang beses ba kailangan sabihin ng kapatid ko na wala siyang kasalanan? Mas pinatatagal niyo lang eh. Sasakit ng ulo natin lahat dito. Tito, please, can we not complicate this? Ana, every wrong decision may mga consequences. That boy needs to be taught a lesson. Intimidation tong ginagawa niyo ah. At hindi kayo basta-basta pwedeng magpaamin sa isang tao sa krimen na hindi niya ginawa. Except kung huling-huli na, nagsisinungaling pa. Mr. Montesilio, no offense. Pero base sa nangyari, circumstantial evidence yung wallet sa bag ni Domeng. Pwedeng may naglagay doon. Wala naman kayo matibay na ebidensya na magsasabing siya kumuha ng wallet, ha? Siya lang ang nakitang pumasok sa loob ng bahay. Pumasok po ako para mag-CR, eh. Di kinuha mo yung wallet, paglabas mo ng CR. Mr. Montesilio, that's just your assumption. Do you even have solid evidence to back up your claim? We saw what we saw. Based on what? Hearsay? Come
Come on, Mr. Montesillo. Produce the CCTV to prove my brother's guilt. Sa presinto na lang kayo magpaniwala. Jacob, please, no. Come on, don't do this. Sonia, Sonia. Tatawagan namin uli si Jojo. Sige, sige. Sige, sabi sa mga. Calm down, okay? Just calm down. Dito. No, officers, dito no, blue, no, 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 officers, please, please. We can settle this here. Please, please. Hindi nga magnanakaw ang anak ko. Tito, you don't have to do this, please. Gumawa siya ng kalokohan. He needs to be punished. But it's not yet proven. Mas kakampihan mo sila kaysa sa pamilya mo. Gawin niyo rin trabaho niya. No, please, please, officers, please. We can settle this here. Hindi ito tama yung ginagawa niyo. Come on. Tito, you don't have to do this. Wala akong kasalanan. Ayoko makulong na eh. Magkamatayan. Ano pa hindi ko kayang makulong ka, Domen? Please, please. Please lang. Jean, get please. Out of the way! The officers, wait lang, wait lang. Let's just wait for the footage. Tito, please. Hulihin mo na siya! What? Ako na lang kulong niyo. Huwag lang yung anak ko. Nay, walang makukulong. Sama naman kami sa inyo eh. Sa isang kondisyon. Papanoorin natin yung CCTV. Kita mo to? Siya na lang. Okay, I'll just go back home to get the footage. Hindi, Ana. Hindi na kailangan. Tito, we can't just sit here and do nothing. Tatawag sila pag may update na. Kung gusto mo makuha ang loob ni Jacob, play smart. Huwag pabara-bara. Ilang taong ka na ba dito, hindi mo ba naisip na may mga CCTV camera? Wala sa isip ko eh. Saka hindi ko naman alam ganun pala magalit si Sir Jacob. Alam mo, ang tagal nila eh. Natawagan ko na lang si Katrina. Sagutin mo. Ano sasabihin ko? Tignan mo, dumating ka. Sino, Sonia? Nandun pa sa loob eh. Halika na. Halika na. Hello, Ma'am Jean? Katrina? Sonia. Sonia. What's the update? Latest update. Tumika. Umami na po si Rita. What? Siya daw po ang kumuha ng wallet. Are you sure? Opo. Okay, thank you. Hindi na kailangan dalhin yung CCTV footage dito. Meron nang umamin. Sino to? Si Rita. Tapos na rin.
Sir, sir, hindi po talaga ako yun, Sir Roman. Wala po ko talaga kasalanan eh. Ulit-ulit lang tayo, Rita. Ikaw ang nakitang dumampot ng bag ng bata. Nag-text sana si Jacob, kaya wala akong magagawa kundi sabihin sa kanya to. Sir, nakikiusap po ako sa inyo, sir. Maawa na kayo sa akin. Ayoko pong makulong eh. Alam kawawa ko na may mga... Concern lang ako sa'yo. Kaya nga, kinausap muna kita ngayon bago ko sabihin kay Jacob. Kaya, tungo ko sa'yo. Aalis na din ako ngayon din. At uwi sa pamilya. Mamaya pagbalik namin, mga kasama na kami ang polis. Dumaduman sa gate 3. Dahil nasa gate 1 kami, okay? Maraming salamat, Jojo, ha? Eh, mabuti na nga lang at nalinawan ng lahat. Alam ko namang hindi magagawa ni Doming yun, eh. Eh, kung binigay lang po sana nila yung CCTV footage, eh, hindi na ito pinalaki. Hindi na sana waba pa ng ganito. Tama. Oo nga. Ay, Doming, hindi na makukulong. Hindi na! Pakulit na naman yan. Excuse me, ha? Pasensya na sa distorbo. I don't know how. Pako, Doming. Kung paano pa kami makakabawi sa inyo. Sorry, ha. Pasensya na sa nangyari. Sonia, pwede ba kitang makausap? Alam ko naman wala siyang kasalanan. Alam ko, naniwala ako. Mas tamang umalis ka, Rita. Kaya makinig ka na lang sa sinabi ko kung ayaw mo magutom yung pamilya mo kapag nakulong ka. Antayin mo yung taxi para tinga. Nasaan ba si Jean, ha? Oh, bakit? Uy, Rita, saan ka pupunta? Uy! Uy, ano problema mo? Uy! Rita! Salamat po, ha? Nay Sonia. Nay Sonia, on behalf of my family, I'm really, really sorry to each and every one of you. Lalo-lalo na sa'yo, Doming. Sorry. Walang excuse para dun sa nangyari. Wala man lang kaming nagawa. Pasensya na kayo. Ana, huwag mo sisihin ang sarili mo. Eh, di mo magkasalanan. Ang mahalaga, nalaman natin ang totoo.
Sonia, okay lang ho ba? Kung ako naman hong yayakap sa inyo. Diana, una na kami. Pasensya na ulit, Doming, ha. Sa inyong lahat ho, pasensya na ho. Mag-iingat ho kayo. Ingat, Anna. Salamat, ha. Bye-bye. Una na kami. Sige, ingat ho. Pasensya na ho ulit, ha. Sige. Salamat. Ingat. Thank you. Bakit naman thank you? We just stood there. We didn't do anything to stop Tito and his father na ipakulong yung kapatid mo. There's no need to thank Pero ang mahalaga, naniniwala kayong inisente si Domen. Yun ang mahalaga. Well, of course, he's your brother. Eh, kung ikaw nga napalaki na maayos ni Nanay Sonia, I'm sure ganun din si Domen. Tama ba narinig ko? Nanay Sonia? So, ibig sabihin, pwede kong tawagin Mami Gina mga mo. Ko, ano ko ba? Ay, ito naman, di pa natapos. Punta nga ng banyo, yung makeup ka pa dito. Siyempre, nahagard yung beauty ko kanina. Pero alam mo, nakakaloka talaga yun. Akala ko talaga makukulong ka na. Oh, kumusta ka na? Okay ka na ba? Gusto mo ba tubig? Bibilang kita. Sinesa naman, oh. Huwag ka naman masyadong mag-alala sa akin. Alam mo naman di sa pagnanakaw ng wallet ako makukulong. Makukulong ako sa pagnanakaw ng tingin sa'yo. Kadir! Ayan! Ayan! Ano? Kaya ka napapahamak dahil hindi ka nagseseryoso. Hoy! Seryoso ako sa'yo. Ikaw nga itong di sumiseryoso sa akin eh. Ayaw! Diyak ka na nga! Ito naman, hindi mabiro. Ang init ang ulo mo agad, no? Ikaw kasi hindi ka nakakausap ng matino. Puro ka joke time. Hi, Nessa. Parang hindi mo ako kilala. Alam mo naman na dinadaan ko lahat sa biro. Kapag malungkot ako, biro. Kapag galit ako, biro. Kapag natatakot ako, biro. Pero alam mo, kanina, naisip ko na iba pala magbiro ang buhay. Biruin mo yung wallet, nasa bag ko pala. Akala ko kanina, makukulong na nga ako eh. Pero hindi sa pagkakulong ako natatakot. Saan naman? Doming, pagbiro yan, ako na mismo magpapakulong sa'yo. Hindi. Ito naman eh. Alam mo saan ako natatakot? Natatakot ako madisappoint sa si nanay at kuya. Alam mo yun? Kinapang nila ako para maganda akong kinabukasan. Tapos tatapon ko lang pag nakulong ako. Mukha pa akong tanga kanina kasi pinagpuntahan nila ako magnanakaw eh. Ito naman, makakatitig ka naman sa akin eh. Hindi. Minsan ka lang kasi magseryoso. Na-amaze ako dun, ha? Basta, kapag nakalimot ako magseryoso sa mga bagay na importante, tulad sa school, paalala mo sa lahat ng ginawa ni nanay at kuya. Tapos pag matigas yung ulo ko, pag nakalimutan, batukan mo ako agad para maalala ko. Taray! Bagong buhay ka na, ha? Domay ko ko yan. Domay, hindi ka pa ba? Oo, oo. Naman, in-love ka na naman sa akin. Galing mo dun, ah. Tama nga. Ano na? Pero seryoso ang tanong. Paano nga kung si Domi talaga nagdakaw? Magbabago ba tingin mo sa akin? Sa atin? Well, kung totoo nga na si Domi ang gumawa nun, first, I'd like to know why he did it. Pero alam mo, honestly, it really didn't cross my mind na magagawa niya yun. Dahil alam ko na mabuti at marangal kang tao. At ganun din ang pamilya mo. Tara. Let's go. Kaya naman pala pinagtatanggol ni Ana si Paco.
there's something going on between them. That's the least of our concerns. But hindi ka na lang mag-apologize para sa nagawa mo sa mga alipyo.